10 years po akong nag-broadcast sa mga public affairs program, particularly po sa Philippine National Police. So sa akin po nagmula yung pioneer po ng mga programs, TV and radio programs sa PNP. And then later on, nag-create din po ako ng mga shows or programs via online, Facebook Live. Ayan po. So, sa akin po nagsimula yung mga ganitong platform po sa government. And then later on po, parang na-realize ko na much better siguro kung isama natin yung different government agencies like Bureau of Fire, BJMP, the Armed Forces of the Philippines. Ayan, so DSWD, marami. So collab yung ginawa ko doon sa program. Hindi lang siya police news or police beat. Hindi lang ganun yung ginawa ko. And then later on, yun nga, dahil nga napunta rin ako sa radio producing, nagpo-produce din ako ng show. So nagki-create ako every year ng mga concept or segments na pwedeng ilagay doon sa program. So 10 years akong nasa ganung trabaho, and then kasabay pa nun yung TV. So may TV program din ako prop na until now nag-i-interview with the camera, no, doon sa isang picture. Yes. Doon sa lower right yata, no. Meron, yes po. Microphone interview ka. Yes, oo. Nag-ano kami noon, yung segments po for the, ang tawag dito, police at their service. So, parang minsan, syempre, kailangan nating marinig yung opinion or boses ng masa. So, minsan lumalabas kami and nakikipag-usap kami sa mga tao sa labas. And survey na rin. Para makita kung effective ba yung ginagawang community policing or community involvement ng mga police natin sa komunidad, parang ganun. So ganun yung ginawa namin that time. So nung nasa PNP ako year 2000, actually nasa ABS ako, nag-render pa lang ako ng parang OJT. OJT. So hindi pa talaga. Pero okay naman, at least natuto ako doon sa ABS-CBN. And after graduation ko right away, bigla silang tumawag, and then nangailangan sila ng writer. So yun naman, blessing in disguise naman din na nakuha ako doon sa PNP. And yun yung start ng journey ko as PA. Nag-PA ako, as in, all around ako that time, kasi nga nagsisimula pa lang yung mga projects ng PNP. So lahat yun naikot ko from PA, writer, PA slash writer slash segment producer slash nag-host na din. Ayan, kaya napunta na rin ako sa broadcast. Tapos executive assistant ni Chief PNP, ganyan. So, or ni Chief PIO. So, naikot ko siya. Naikot ko yung broadcasting or yung journey ko as a journalist sa PNP. Pero syempre, dahil nag-iiba yung takbo ng panahon ngayon. Ito nga, we are currently in the midst of pandemic. So I decided na mag-stop muna, ayan, for a while, dito sa mga projects na ginawa ko. Do okay pa naman, andun pa rin naman sila, like yung FB Live, ganyan. So, continue yun, yung mga ginawa kong mga changes and projects sa PNP. So,
yun yung mga ano ko, naging project manager din ako kasi mag-create ako ng ano, ng funds, ng sponsors. Napuntahan ko din yun, yung pagkuha ng ano, ng sponsors para ano, maipatuloy yung ano, yung mga programs and project ng PNP. So yun yung journey ko as ano, journalist, broadcaster, and ngayon naman nasa online na tayo ngayon, so podcasting naman yung ginagawa ko, and lecturing ayan sa mga universities, high school students and elementary students ng yung mga journalism 101 nila. Yun, prof. As a producer, no? Meron kasing ano, misconception, no? So ito yung ini-stress ko, no, sa class, no, sa mga broadcasting. Opo. No? Ang producer, nung bata tayo, iniisip natin yun yung naglalabas ng pera, no? Tapos later on, no? Oo, kasi producer eh. Sa radio or nag-work ka na sa TV, dun man na-realize na, yun yung producer, no? Yun yung gumagawa ng show, no? Yun yung nagpo-produce ng episode, no? For exactly. Particular shows, no? Napansin ko lang, no? Dahil ang presence mo before ay in at least 4 different stations, no? Tapos mm-hmm. Iba yung title, no? Parang yung isa police ko, yung isa servisyong police, tapos yung isa, yes. Iba na naman yung title, no? Opo. Hindi ba nakakalito yun, no? For iba-iba yung co-host mo, di ba? Yes, sir. Iba-ibang reporter din po. Oo. Mm-hmm. Naalala ko, if parang si Doc Ruby Cristobal, di ba? Nasa DOST siya nag-work, pero nung nasa DZMM siya, pwedeng iba yung co-host niya. Tapos ngayon sa DZRH, si Angelo Palmones, no? Mm-hmm. Or kunwari yung DTI, yung consumer at iba pa, di ba? Exactly. So meron pang representative ng Department of Trade and Industry. Tapos may partner, usually, no? The partner anchor is someone based in that particular radio station, no? Yes. So sa DZEC, tama ba? Sa yes, sir. Opo. Aguila. Ibang partner mo sa La Verdad, no? Radyo La Verdad ng UNTV, iba yung partner mo. Sa DWIZ, ganun din. Hindi ba nakakalito yun? Actually, ano, okay naman siya kasi different insights kasi yung makukuha mo from them, eh. Iba kasi yung approach ng nasa civilian and uniform. So pag ang anchor mo is civilian, iba yung approach when it comes to mga projects and programs na gagawin ng police, iba yung ano nila, iba yung atake nila. And iba din pag nasa ano ka, nasa uniform personnel ka. So matututo ka rin sa kanila eh. Kumbaga symbiotic yung relationship. Talagang matututo ka from them kasi iba-iba yung makukuha mong skills and knowledge. Siguro ano na lang, it's a matter of kumbaga i-itemize mo talaga. Halimbawa, ito yung program na ito, Monday ito yung itatackle ko, and then sa ibang program ito naman yung itatakel ko. So nasa ano talaga siya. Yung heart ng isang program is nasa scriptwriter and nasa head writer. So sila talaga yung bubuo o ang tawag dito, magtatayo ng isang programa para kumbaga diretso siya, walang aberya. Wala kang mamimiss out ng mga information. So siguro ano na lang din, thorough research siguro pagdating sa ganyan, and magbasa. Read, ayan, yun lang yung sinasabi ko eh. Yung bawat isang programa sa ibang radio stations, iba't ibang araw sila. Yes sir, iba-ibang araw po. Tapos anong pagkakaiba nung apat or limang programa? Yes. Ayun. Sa ano kasi, sa banggitin ko na lang din yung mga radio station, no, prof? Okay lang? yes. Radio La Verdad, 1350. It is UNTV news and public channel.
headed and CEO Sir Daniel Razon. So sa kanila, pag nag-air ka sa kanila, more on public service. Halimbawa, yung program mo doon is serbisyong pulis. Oh, so ang ano mo is public service. Ang pinakang team ng ano ng program mo. Pag sa Radyo Aguila naman, it is alagad ng batas. Ayan, more on accomplishment. Accomplishment ng mga PNP nationwide. So, yun naman yung ano, yung ang tawag dito, yun naman yung team nung alagad ng batas. Yung DWIC naman, Police at Your Service, so ganun din siya. A combine siya ng public service and the accomplishment, latest accomplishment ng ano ng PNP. So yun naman yung team ng ano ng Police at Your Service. Yung isa naman is from DWDD, yung Armed Forces Radio. Ito naman yung mga collaboration activities ng PNP and the armed forces or ng sundalo. Yung isa naman is yung sa radio program natin sa Pulis ng Bayan, sa DCRB, yung government radio station. Ito naman yung mga pressing issues. Kasi morning to, so kailangan medyo ang tawag dito, makisabay tayo dun sa ibang mga kasabayan niyang program. So, Monday yan, 9 a.m. So, pressing issues. Parang nag-recap ka ng mga nangyari na 24 hours. Ayan. So, ganun. So, iba-iba. But then, siguro dahil nga 10 years na ako, parang na, ano ko na siya, kahit nakapikit ako, kaya ko na. Turn ko, nung nakita ko, sabi ko, paano to? Paano kung, di ba meron, actually, mga ano yan, meron silang mga, anong tawag na doon? Catchphrase ba yon? Yes. Diba? Team po. Tagline. Tagline, di ba? Paano? Yes. Sa isang stasyon, no? Tapos, ikaw ang tagline ay ganito, no? Nabanggit mo tagline ng isang stasyon. Tapos, dito, no? Actually, may nangyari na sa akin ganyan, Prof. Before, parang, ang tagline, nabanggit ko yung tagline ng isang stasyon doon sa ano ko, the current earring ko. So, ay, matatawa ka na lang minsan. Ang tawag ito, mali ako. Ano ba yan? So, parang ganun. Kasi minsan nga, hindi rin ako nag-script na prof. Parang dahil nga, siguro sanay na rin ako, medyo chat down na lang din ako. So, yun yung mga ano ko, siguro ilang beses lang naman, hindi naman siya sobrang dami, mga twice lang, mga ganyan lang. Yun. So, nung tinignan ko yung ano mo, paano yun? Parang kung everyday siya at different stations, magkakamali ka ng tagline eh. Ganun, no? Mm-hmm. Also mentioned that you did, for these different programs, you had another writer. Meron po akong, before po ako lang. And later on, dahil dumami na po kasi siya. Dati po kasi nung nag-start ako, dalawa lang po siya eh. Police at Your Service and yung sa Radyo ng Bayan. So dalawa lang program before. But nung ika-third year ko and fifth year, nagdagdag siya. Parang every year po nagdadagdag ng program. Yun po yung ano. Kaya po nangailangan ako ng assistant writer 2015. Parang ganun po. Uh-huh. You also mentioned that aside from hosting and writing, uh-huh, ano, no? Parang iba-iba na yung ginawa mo, no? Parang... Yes. You also produce, no? So... Uh-uh. What's the difference, no, in producing as compared to just hosting it or just writing for the radio program? Ano, there's a big difference between writing and producing. Writing, hosting, producing. So sa producing kasi, Prof, dyan mo talaga ilalagay yung ano eh, yung creativity mo eh. Yung paano mo i-portray or paano mo i-deliver yung isang program na papakinggan ka ng mga tao. So, yun nga yung sinasabi ko na pag isa kang nagpo-produce ka ng ano ng isang
radio show, kailangan meron kang ability na mag-conceptualize ng mga ideas, creativity, andyan yung ability mo na tingnan mo yung mga nasa paligid mo, what's happening outside your office, around you, and be observant. Siguro ito yung keen qualities or ability pag nagpo-produce ka ng ano ng isang show. Kasi pag writing, mostly yun lang yung nababasa mo, parang ganoon, yun lang yung isusulat mo. Pag hosting naman, kung anong binigay sa yung script, yun lang din yung babasahin mo. So para sa akin, producing, radio producing, nandun yung talagang bigat, yung intense. Yun yung pag nag-air ka na doon ka kinakabahan, kasi baka hindi sumagot si spokesperson. Yung mga tipong ganun, pro, parang alam mo yon, kasi ikaw yung ano doon eh, ikaw yung in charge pag ganun. Halimbawa, you have 4 segments in your radio program, 1 hour. You have 4 segments and you have 4 guests. It's either live or phone patch. Ikaw lahat yon. Ikaw lahat ang mag-prepare nun, from coordinating, from the topic, kung ano yung mga gusto nilang i-promote or sabihin on air, ano yung mga projects and programs. Si producer talaga yung ano nan yung in charge diyan. And then si producer, ipapas niya lang kay writer para din sa script, para mabasa naman ni host kung ano yung gusto niyong mangyari sa 1 hour program niyo. So nadaanan ko siya actually, yung radio producing and TV producing. So yun po. Yun yung experience ko. Yung TV producing, no, at nakita nga namin yung kanina yung sa NBN4, no. Yeah. So, yung transition, no, from radio to TV, no. So yung TV, kasabay ba yun nung nagra-radyo ka? Opo, sabay po sila. Bali, once a week po yung TV program. Once a week siya. So Friday yung airing niya, no. And ngayon Saturday na sa UNTV na siya. So malaki yung, mas mahirap po yung TV eh. Before connected siya sa Radyo ng Bayan, ano? Yes, sir. Yeah. Purely talk shows yung mga nagawa mo? Or meron bang times as a producer, gusto mo naman, gawa naman kaya tayo ng tipong ano, skit or radio drama para natungkol sa mga pulis? Or gawa naman kaya tayo ng, ano kaya, feature, no? Feature mga pulis. Or yes. Gawa tayo ng music, ano, may mga ganun ba? Yeah, exactly. Ayan, dahil syempre nabuburyong ako. Ako yung nabuburyong prop eh, pag paulit-ulit. Alam mo yung ganun? Ako yung, ano ba yan, nakakaumay na, paulit-ulit, puro tok-tok-tok, parang ganun. So, ako, nag-iisip ako ng mga content na pwede naming ilagay. So, meron dyan na nagkaroon kami ng, ang tawag dito, nag-i-invite kami ng mga talented na police para kumanta during the show. Nag-i-invite din kami ng, ang tawag dito, nag-rap, ganyan, Police Makata, yung mga tipong ganun. Nag-i-invite din kami ng athlete, yung mga, ang tawag dito, parang sino-showcase nila yung mga talents nila, ganyan, hindi lang police, ganyan, pang sports pa, yung mga tipong ganun, prop. So, nagawa ko rin yung sa TV program, nagawa din namin yung ano eh, Region TV, nagawa din namin yung, nag-feature kami ng mga good deeds ng mga PNP, ayan, pag nakakagawa sila ng mga exemplable na mga ano, ng mga gawain, ayan, pinifeature namin sila, gine-guest din namin sila sa ano, sa shows. Ano pa ba yung mga ginawa ko that na naisip ko before? Ayun, sa tips naman, 'di ba, meron tayong mga modus operandi, ganyan. So, paano natin mapapag-ingat yung mga kababayan natin na makaiwas sa mga modus ng mga kawatan? So,
yun, nag-isip kami kung paano namin siya, ano, nagparang role-playing, acting din, ganyan, ang ginawa namin dun sa, ano, yun yung isang segment namin. So, basta sa isang program, iba-iba talagang segments yung ginagawa ko. At least 3 or 4, ganyan, segments yung ginagawa namin. Para hindi maumay yung, ano, yung mga listeners din namin, ganyan. So, ngayon, parang pumapalo kami sa, ano eh, kung sa views, pumapalo talaga sa, ano, sa 1K pataas, pagka nagla-live na, ayan. So, ganun na yung reach ngayon nung ano, nung ginawa kong platform. Kumusta ang ano, pag-transition naman sa podcast? And what are you doing sa podcast? Ayun, nung pandemic, parang ano pa lang, kinakapakapa ko pa lang siya. Kasi nabuburyong ako, wala akong magawa kundi mag-alaga lang ng baby. So no, na-lockdown kami. So kaya ako nag-stop mag-work muna sa ano, sa radio and TV. So yun yung inisip ko. So ano ba tong podcast na to? Bakit may nakikita akong mga, and then research kung ano yung podcast. And then right that moment, meron kasi kaming website na create news and entertainment website. So sabi ko, miniting ko yung ano, yung IT ko, yung antag to, yung head namin, kung ano yung magandang gawin. So ano ba to? Pwede ba natin tong gawin? Ganyan. So yun, nag-test broadcast. Ayan, hanggang sa, uy, ang daming nanonood. Parang na-overwhelm lang ako sa ano. Uy, ang daming nanonood. Mas maraming nanonood dito, ha? Sabi kong gano'n. Tapos may ano pa, yung kumbaga live ka talaga nakikipag-chat-chat sa kanila. May mga questions sila, ganyan. So sasagutin mo naman. Kasi ako, ang ano ko is more on business. Parang nag-transition ako into business eh. Kung ano yung a freelancing. So, doon. Yes. Hindi na police. Hindi na. Actually, medyo ano, nag-shift ako sa ano. Kasi diba, syempre, ang ano ngayon ng mga tao is, wala silang trabaho. Nawalan sila ng trabaho due to pandemic and hindi sila makalabas. So, ang naisip ko is, paano natin matutulungan yung mga tao na yun na magkaroon sila ng hanap buhay kahit nasa bahay lang sila. So, sa podcast na ginawa namin, it's more on, we're promoting digital entrepreneurs, ang tawag namin sa kanila. Pero freelancing kasi nga, nasa bahay lang, work from home, ganyan. So, paano kakikita ng mga, paano kakikita ng nasa bahay ka lang? So, pwede ka into writing, ayan, virtual assistants, graphic artists, layout, ano pa ba yung mga ginagawa ko? Nag-e-edit ng magazine, script writer and copywriting. So from there, ayan, parang tinuturuan natin yung mga viewers natin kung paano sila kikita ng pera at paano sila makakahanap ng trabaho na nasa bahay lang sila kahit hindi sila lumalabas. So ito yung isang way kung bakit namin na parang nag-shift kami into podcast. And yung isa naman is the entertainment. Kasi syempre, ang tao ngayon is, sabi nga nila, parang ngayong pandemic, mas maraming nagpapakamatay. Kasi meron pinagdadaanan, anxiety, depression. May mga students na wala silang pang-internet kasi wala namang trabaho yung parents nila. And wala silang output or pwedeng gawin para kumbaga yung stay at home nila hindi ganun ka boring ganyan. So nag-call out kami ng mga ano, ng mga artist, musician, nagpe-paint, mga ganyan, and nagla-live sila minsan kumakanta, live silang nagpe-paint ganyan, live silang nagra-rap. So parang sina-showcase nila yung talent nila. At the same time, kumbaga meron silang
output na meron silang ginagawa na hindi sila magkaroon ng mental disorder, parang ganyan. So yun yung nangyari, and later on dahil nga naisip namin na ang kailangan ng pera or kahit man ng pang-online class nila, ang ginagawa namin is, halimbawa, meron, ito yung day na tutugtog sila or magpipaint sila or mag-wrap sila, meron silang GCash, ayan. So, any amount na pwede nilang i-donate doon sa bata, ayan, ang tawag dito, pwede nilang ibigay through GCash. So, yun yung mga innovations na nangyari during, yes? Mendira.net, yung Mendira Media Productions. Yes, sir. Ako. So, yun yung mga ano. Pero, ang tawag, dahil nga po, na-overwhelm ako sa ano, kailangan ko talaga siya ng kasama. Kasi, ang hirap po ng online, tapos ikaw lang yung mag-isa, ikaw yung mag-create ng ano mo, ng content mo, ng concept mo, and then ikaw din yung mag-technical. Ayun. So, medyo may tinuturuan po akong mga ano din, mga college students din na mga communications or broadcast, ayan. Tapos minsan pinapaupo ko sila, parang ano lang din, ano nila, yung parang practice para matuto sila, kasi sa podcast meron talagang kita na pwede nilang makuha once talagang finish nila. Ayan. Questions, no? Ano po yung thought process niyo sa paggawa po ng content sa podcast? At thought process, sabi ko nga is babalikan ko yung ang tawag to, yung sinabi ko kanina, yung kung ikaw ipapasok sa bilang isang radio producer, kasi parang ganun din sa podcast eh. Nag-iisip ako nang i-content ko sa podcast na marami akong matutulungan or mai-inspire or mamomotivate. So, hindi lang din yung viewers, hindi lang naman din viewers yung ano, yung isa sa mga kumbaga main goal mo dito, but then how you can help na yung matulungan mo yung mga viewers mo from your content. Parang ganun yung lagi kong iniisip kahit sa ibang program na ginagawa ko or project na ginagawa ko is ganun din talaga. Kung ano yung nakikita ko sa environment ko, ano yung kulang, ano yung pwede pa nating ma-improve, yun yung ginagawa ko. Yun yung ginagawa kong kumbaga content. Dito sa podcast, yun nga, naisip ko yung ganun. Kasi nga, marami sa atin na nagsasuffer ng anxiety, ganyan, and walang mga trabaho, nagkakaroon ng depression. So, yun naman yung naisip ko na ano, na content pagdating doon sa podcast. So, naglagay kami ng ang tawag dito, naglagay kami ng negosyo, yung mga digital entrepreneurs, and then yung mga musicians natin or yung mga artists natin. So siguro ganun ako kung paano ako maglagay ng program sa ano, sa podcast. Siguro pwede mo ring dagdagan minsan kung ano yun, ano. Parang gusto ko gawin ngayon is podcast about campus journalism. Parang ganun. So gusto kong gawin yon dahil nga ito na, meron na namang may mga nag-i-invite na naman na mag-talk ako about journalism. Ayan, sabi ko, bakit hindi natin gawing podcast format para mas marami tayong viewers na makuha, parang ganun. So, para matulungan din natin sila. Kasi pag student ka talaga, ibang-iba talaga yung student, tapos nasa field ka na. So, it's a different story.
Talagang pag student ka, it's by the book, ganyan. Usually 90% yung book, 10% lang yung experience. Si Prof tumatawa. Ang tawag dito, so sa ano kasi sa pagdating sa ano sa actual na talaga, it's 100%, it's yours. Galing sa iyo, galing sa mind mo, galing sa brain mo, ayan, galing sa effort mo. So pag ganyan, sabi nga nila, bakit nila tinatanong na dapat ang mga ganitong, yung mga artistry ba, yung mga artist, mga ganyan, bakit mahal or expensive, winang ganyan? It's because the creativity itself and the skills na pinupuhunan nila para ma-achieve nila kung gaano sila kagaling. So, ganun din yung mga students, nag-aral sila and then later on, magkaka-experience kayo and then mag-aaral ulit kayo. So, huwag kayong matakot na sumubok ng mga iba't ibang bagay, lalo yung mga bago or trending na ginagawa. Kasi hindi natin alam eh, ikaw yung magiging pioneer, ikaw yung magiging alamat, parang ganyan, imahe ka tulad ni Sir Seymour. Ni Sir Seymour, alamat to eh, kaya hindi ko to makakalimutan eh. So ganun lang siguro, sana nasagot ko yung tanong mo. Basta look around, tingnan mo, be observant, tingnan mo kung ano yung pwede mong i-content sa podcast mo na makaka-catch ka ng attention. Pagka chinek din natin, no? Pag kinompare din kasi natin yung dalawang media, no? So sa internet, no, yung podcast tsaka yung vlog, nanonood ako ng mga vlogs, tapos napansin ko, no, ang vlog mas merong kang kalayaan, no, na kasi hindi siya covered, no. Hindi siya covered ng rules ng KBP, no. Exactly. So minsan, yun nga, gaya na nabanggit kanina, nung nagsisimula pa lang yung podcast sa Pilipinas, ang sikat ng mga podcast, no, yung mga sexy, mga alam mo, masesensor na MTRCB, no, kapag ipinasahim papawid, no, sa radyo. Uh-oh. Voice mo lang yung ano mo diyan eh, yung puhunan mo diyan, no. Kailangan umangat ka talaga, no. So gaya rin sa radyo, no, minsan kapag may katunog ka na boses, parang teka lang, kasing tunog na to ni Mike Enriquez eh, no, or kasing tunog na to, parang hindi mo na ma-distinguish, kaya hindi nakakaangat yung iba, no. So in this case, you have the ability to interact, no. Yes. Mas mabilis yung interaction. Mas mabilis. Sinasabi ni Ma'am Caresse, mas marami, no? Mas marami yung nakikinig sa kanya, no, dahil sa internet, no, at maraming social media users, no, sa Pilipinas. Uh-huh. Questions pa sa magpo-produce ng podcast? Ashley, sino magpo-produce dito ng podcast na talk? At sino magpo-produce ng podcast na meron ba magda-drama? Magra-radio drama? May nagbalak ba na mag-radio drama from the class? Lara? CK, may tanong? Ayan, samantalahin natin, no? Bang okay. What is that? Clean ba? Si Clean? Ayan. Paulit niya ng question. Please. Wala naman po. Excited lang po ako, Sir Mike, collaborate sa project ng Higher Year regarding po sa radio broadcasting nila. Nawili naman po ang kainik sa production story niya. Sige lang po. Merong gusto makipag-collaborate, no, sa mga third year, no? Ayan, samantalahin nyo, no? Habang, mm-hmm, ano, nga kasi nga konti lang yung students, no, at baka ano, kulangin din sila, no, sa tao. So I open the floor to the second year students kung gusto nila makipag-collaborate, no. At uh-huh, no, meron dito na pwedeng i-stream, no, doon sa Association of Dominican Communicators na Facebook page.
May tanong ka? Ako, may question po. I'm not from... Hi, sir. Good afternoon po. Hi po. Good afternoon. You mentioned po na nagpo-podcast ka for people who are finding work. Kasi currently, I'm also graduating this year po. Tapos, ang mom ko po parang, why don't you, maghanap ka na ng work after. Sabi ko, what? Bakit po niyo ako pinagmamadali po? Masyado, hindi pa po ako graduate po. Pero she's like asking me, mag-find ka na ng work na related to you. Kasi I heard you mention na nagra-write ka dati po sa ABS po. What did you write for them po? Para malaman ko po. Nag-start ako as PA sa foundation, yung Kapamilya Foundation. And Bantay Bata, ayan, Bantay Bata 163, and yung Bantay Kalikasan. So doon ako nag-start as assistant writer/PA. Syempre ngayon hindi naman natin maikaila, prof, na nag-down talaga si Kapamilya ngayong pandemic. So actually wala akong naririnig na mga nila hiring. Ayan. GMA konti lang, as in bilang sa daliri yung mga hiring nila ngayon. Other CNN din, ganun din, nagka-cut nga sila ng mga employees nila. So hindi ko hindi ko dina-down or hindi ko inaano yung gusto niyo na makapagtrabaho agad. You try, but then you look for another outlet. Kumbaga, kung talagang gusto niyo makapag start ng career as early as of now, bago ka pa pagkatapos mong graduate, look mag-find ka ng mga another related sa course mo. Meron naman diyan mga content writer, ayan, sa mga blog. So technically ito yung mga nakikita ko ngayon na medyo highly paid, kumbaga sa mga starting or mga fresh graduates. Ito yung mga nakikita ko na na medyo may future ang kita. Kumikitang pangkabuhayan, kayang makabuhay ng pamilya. Oo. Thank you, pa. Ayaw naman natin na ipupush ko kayo, apply kayo sa ganito. Tapos ang sweldo lang is, alam niyo yon, below minimum. So ayokong danasin niyo yung dinanas ko before na ganun yung pakiramdam. But then gusto mo talaga ng experience eh. So nung time ko kasi ganun talaga. If you want experience, ganito talaga yung sisimulan mo. Mag-PPA ka talaga. So ngayon, hindi naman, not necessarily naman na gawin niyo yon or hindi nyo gawin. Pero ngayon, meron na talaga kayong outlet. Pwede kayong mag-apply as content blogger, content writer, graphic artist, layout, yung gumagawa ng mga, or nag-edit ng mga videos sa YouTube, ganyan, yung mga ina-upload ng mga content sa YouTube. So meron kayong pwedeng makuha ang mga client na naghahanap sila ng mga ganda. Magra-write ka para sa kanila and you will be paid. It's either ang client mo is foreign or local. So merong mga ganyang mga ganyang trabaho na pwede kayong makuha. Thank you so much po. Thank you. As mentioned, no? At yun nga kasi napabilis yung digital transition natin, no? Transition to digital platforms because of the pandemic. Kaya kung papansinin mo rin, no? Dati, ang mga nagvo-vlog lang, mga hindi celebrities. Pero ngayon, pansinin mo, yung nung nagsara, nawala ng franchise, no? Yung ABS-CBN, nakita mo si Bea Alonso, may sarili na siyang YouTube channel, no? Tapos si Cara David, no, nagkaroon ng YouTube channel na nagtuturo. Yes. Tapos recently, parang no, isang araw lang, si Karen Davila, no, may YouTube channel, no. Yes, so, meron na rin. Tapos yung mga musicians din, no, na dati nakadepende sila sa labels and now the musicians are creating their own
platforms, no, their own Spotify accounts, their own YouTube channels, at mas sa kanila dumidiretso, no, yung monetization, no, yung yung bayad dito. Kaya yung iba na discover nila, hindi ko pala kailangan ng kumpanya, no, hindi ko pala kailangan ng record label, no, hindi ko pala kailangan ng broadcast station, no, pwede pala akong kumita on my own. Or yung sinabi ni Ma'am Caresse kanina, yung content writers, no, ang dami na nagbubukas ng website. Parang may kababasa lang ako kagabi, no, na isang film website siya. Isa lang siya na nagsusulat. Parang ang ginagawa niya, alam niya lang yung audience niya, ang audience niya mga estudyanteng filmmaker. Kaya yung writer, ang sinusulat niya lang mga filmmakers from different universities, no, na nanalo. Kaya sabi ko, bakit dumadami yung views nito? Kasi meron siyang particular market na tinatarget. Yes, target market. So, na-feature si Kenneth, di ba? Tapos si Kenneth, maraming followers sa St. Dominic. Di ba? Ano ka agad yun eh? Promotion ka agad yun dun sa, exactly, ano eh, dun sa website, no? So parang yun, nanggit din ni Ma'am Caresse, no? Yung Mendira.net, di ba? Kung meron silang iba't ibang staff, no? And ang forte nila is either ito nga yung digital marketing, no? Yes. Sa pandemic. Na alam naman natin na naging hit siya because yun yung online selling and the like, no? Mm-hmm. And of course, meron din sila nung ano, we cannot deny, no, the great support, no, that the arts has given us, no, during the pandemic, no, para sa ating mental health, no, yung nanonood tayo ng ano, ng mga K-dramas, nanonood tayo ng Netflix series and the like, no, and even listen to podcast, no, or Spotify. Arts 'yan, no, at naging ano 'yan, at mas naitampok 'yan during the pandemic, no. So so ano lang, kailangan nyo lang malaman, no, saan ba talaga yung strength nyo. No, basta alam nyo mag-create ng content, kung hindi man kayo madaldal, no, gaya ni Ma'am Caresse, kung gusto niyo mas magaling kayo magsulat, no? Or gusto niyo na ano, magaling kayong mag-video, no? So kailangan lang alam nyo kung nasaan yung strength nyo, and of course, kailangan alam nyo kung sino yung audience nyo. Kasi again, dahil sa dami ng platforms ngayon, hindi na uso na mag-target ng mass audience. Mm-hmm. Daming nagke-crave ng ano, ng audience nila. Kailangan mag-focus ka lang sa one particular type of audience at hope na ikaw yung pinakamagaling, no, or one of the best doon sa market na yun. Yes. Tama ka dyan, Prof, kasi dapat talaga ngayon, yung mga graduates natin, graduates pa lang, know your niche, sabi nga sa ano, sa freelancing, kasi marami talaga, as in hindi lang sampu, as in worldwide, nationwide yung ano niyo. So kailangan mag-stand out yung ano, yung skill mo. Tip ko lang siguro sa mga fresh grad natin. Halimbawa, ito pa lang yung skill na alam ko ngayong kaka-graduate ko. I-leverage nyo yung skill nyo. Kung ito yung basic, aralin nyo pa yung ang tawag ito, yung pinaka may hirap na mga terminologies. No, pwede yung ano na pwede yung gawin. So, para mag-stand out kayo, para pag may client kayo, tinanong kanya kung alam mo itong gawin. So, meron kang knowledge kahit konti lang, alam mo 'yon, magagawa mo yung trabaho mo, kasi may mga client nga na hindi mo pa nagagawa yung trabaho mo, babayaran ka na nila ng buo. Meron ganun eh. So, hindi mo talaga masabi pagdating sa freelancing. So know your niche, know your skill, and then later on leverage. So kung ano, meron mga free tutorials or merong mga masterclass ganyan. So kung kaya niyo namang mag-pay, mag-enroll kayo. Kung hindi niyo kaya, ayan, aralin nyo, self-taught, sabi nga. So ako, self-taught lahat, Prof. Wala akong chance
ang tawag to mag apply, I mean mag-enroll kasi nga ito nga meron akong alaga dito. So yun self-taught lahat, binabasa ko, inaaral ko, ayan. Sabi ko namimiss ko yung face to face kasi sa PUP, ayan, nung ano bago ako mag-ano face to face pa kami. So ngayon as in wala na talaga, puro online na lang. So hindi ko rin siya kayang i-maintain. So ayun, siguro ganun lang. Pag after nyo dito, siguro mga 5 years, makaipon ka, mag-aral ka ulit. Parang ganun. So, never stop learning. Ayan. Kasi doon mo makukuha yung dream mo eh. Para yung, kumbaga, yung gusto mong marating, mapuntahan mo. So, ayan. Magbasa lang palagi. So, yan, no? Ang dami na naibigay sa atin no, na advice no, ni Ma'am Caresse, ni Chinese Barbie, no? Tungkol sa pagiging communication specialist, social media strategist, no? Tsaka radio personality, no? Meron ka ba bang may dadagdag before? Ayun, dahil gagawa nga sila ng ano ng as a final project nila, siguro i-ano ko na lang din, i-point out ko na lang din yung mga kailangan nilang matandaan. Halimbawa, gagawa sila ng radio program or podcast, ayan. Siguro yung content, aralin yung maigi yung content nyo, mag-brainstorm kayo kung ano yung mga dapat nyong ilagay. Siyempre, mas leverage kung meron kayong music, ayan, sound effects, meron kayong magaling na scriptwriter and magaling yung host nyo. Ayan, so tingnan nyo na kung sino yung pwede sa inyo, kung dalawa kayo, sino yung mag-host, sino yung mag-scriptwriter, and then sino rin yung magte-technical staff. So i-ano nyo yung ano yung ang tawag dito yung trabaho, tingnan ninyo kung sino yung makakagawa the best para ma-deliver nyo yung ano yung project nyo ng maayos. Actually, kaya ko sinasabi ito kasi usually ng mga ang tawag dito mga nag-a-apply, ang ginagamit lang nilang portfolio is yung ginawa nila nung final exam, yun. So, yun, isang ano ko lang din, tip. So, gandahan nyo and galingan nyo, be creative, ayan, mag-conceptualize kayo, bring the bright and the best ideas sa podcast nyo para mas maganda. And syempre, mas okay kung may sponsor. Ayan. So, yun yung ano ko, yun yung mga tip ko kung gagawa kayo ng ano, ng isang podcast or isang radio program. So ano pa bang pwede kong i-share sa inyo? Basta pwede nyo naman akong i-chat, ayan, kung meron kayong gustong malaman, feel free to ask, ayan, i-message nyo lang ako sa Messenger, pwedeng pwede ko kayong i-coach.